Hi guys! Welcome back to my channel. And today guys, gagawa na naman tayo ng reaction video. Ito guys, ay talagang nakakainis guys. Ay nako. Napanood ko na yung part 2 guys. At, ay nako guys, pag napanood nyo talaga, ay nako, talagang sup, nakainis yung, ano, yung auntie ng lalaki talaga. Alam mo yung ngipin ng auntie niya, pero siguro mga apat na lang nandito na iwan ng sa ano niya sa harap ng ipin dito. Parang gusto ko nang kumuha ng flies para ano na lang, pupunutin ko na lang yung ilang ipin na naiwan sa bunganga niya. Talagang parang pag nagsalita siya guys, parang mga laglag na yung mga laglag na yung ipin niya, kaloka siya. Tapos talagang ano pa siya kasi nga, may record nga siya sa ano, Mandaluyong. Talagang, sige, Queenie, kung malalaman natin kung sinong sino talagang nagsisinungaling. Kasi meron kaming record, ikaw wala. O, isipin mo guys. Tapos hindi naman nila alam na nagpa-check pala si Queenie sa UST at saka sa PDH hospital. Ay, tapos clear naman siya, wala siyang problema. Kayo siguro ang may mga problema. Ikaw, lalo ka na yung auntie ng lalaki. Yan, ikaw. Ikaw siguro may problema. Dapat ikaw nga yung tinalian. Sipin mo, ha? Sino kayang hindi magagalit niyan? Sasabihan ka na dadalhin ka doon sa, ano, sa airport. Sige, dadalhin ka na namin sa airport. Tapos mamaya, doon pala dadalhin sa mental hospital? Sino kayang maging masaya nun? Sino kayang hindi magwawala doon sa hospital? Or nung nalaman niya na Mandaluyong pala, tapos bigla na lang i-injikan siya ng pampatulog, pampakalma, para kunwari si Raulo nga siya. Siguro akala nung doktor na or nurse na si Raulo siya dahil nagwala siya, dahil nagalit siya, dahil doon niyo siya dinala. Hindi lang niya buhay yung sinira niya, pati na rin ano niya dahil, excuse me, dahil guys, dahil sa mental hospital niyo siya dinala at mahihirapan na siyang mag-apply ng trabaho dahil may record na siya sa mental hospital. Kayo. Hindi kayo nag-iisip. Alam niyo naman pala na may iniinom, kung may totoo mga yung sinasabi niyo, na may iniinom siguro sa depression yun. Siguro depressed siya dahil doon nakatira siya sa inyo. Talagang binabantayan niyo siya. Napaka matapobre nyo pa. Ay nako. Tama ba yung pagsabihan na parang langaw ka lang tumungtong sa kalabaw? Sige lang, da-down din kayo. Ngayon, ano nangyari? Di nalaman na yung mga baho nyo? Madami talaga mga ganyang barangay captain. Talagang super mayabang dahil akala nila makapangyarihan na sila. Madaming ganyang barangay captain kasi alam, dami nilang connection kung saan-saan. Ay nako. Dapat siguro talaga kayo ang dinala sa mental eh. Hindi kayo naawa. Eh, gusto na nga umaway ng tao eh. Dapat pinauwi nyo na. Tapos ngayon magsisinungaling pa kayo na gusto niyang magpakamatay. Nadala-dala niya yung anak. Hindi, wala naman pala sa kanya yung anak. Haluka. Ba't hindi na lang pinauwi? Kung ayaw nyo naman sa kanya, eh, nung nag-decide na siya na gusto na niyang umuwi, eh, dapat pinauwi nyo na lang. Bakit doon nyo pa dinala sa, ano, sa mental hospital? Kahit naman siguro ako, eh, magwawala talaga ako nung nalaman ko doon pala sa mental hospital niyo ako dinala. Talagang pagtatadyakan ko kayo. Ba't ako doon dinala? Hindi naman si Raulo. Siguro, ginawa nyo yun para hindi makuha ni Queenie yung bata. Yan yung ano ko. Siguro, ginawa nyo yan, nadadalhin, kunwari, dalhin siya sa Mandaluyong, tapos magka-record siya doon, para hindi makuha ni Queenie yung bata, yung anak niya. Para, pag nasa inyo lang yung bata, hindi magbibigay ng suporta yung anak nyo. Dahil mga mukha kayong pera. Ay, naku, nakakainis kayo.
So ayan guys, that's it. And ayun ang ano ni pa DNA daw nila yung bata. And then ayun magbibigay na ng suporta yung tatay at saka siya na yung magpapaaral. So that's good. So that's it for today guys, and thank you for watching this video. See you next time. Bye.